kasi nakaramdaman ko naman po na welcome naman po ako dito nila Doc Carlos eh. Good to hear that. Good night, I love you. So, totoo pala. Kaya pala nakita ko si Ma'am Moira. May tulak na trolley kanina. Saya eh, ko kasi nga, Kuya Fidel, hindi na siya boss kasi nga, nabooking na siya. Alam niyo na yung DNA? Anong DNA yung sinasabi mo, Kuya Fidel? Sorry, mali lang pala pagkakaintindi ko. Bakit mo inaway yung lolo mo? Hindi mo dapat inaaway yung lolo mo! And you know what? He was questioning kung talagang apo niya ako. Alam na kaya talaga nila yung totoo? Huwag mo na problemahin ang lolo mo, okay? Okay! Pa. Huwag ka na magmano sa akin! Wala akong apong walang modo! Pa, huwag naman ganyan. Sinumbong mo na ako sa daddy mo. Sinumbong mo rin ba na tinawag mo kong demonyo? Sinumbong mo ba sa daddy mo na sinabihan mo kong mas masahol na demonyo pa kaysa sa mami mo? Sorry po talaga. Sorry po talaga. Ay? Sorry po talaga. Sabi ko, huwag mo na akong tawagin lolo. At huwag ka ng mga tuwiran. Bastos ka pa rin! Lolo, hindi po. Pa, tama na. Nagsisisi na naman si Zoe sa ginawa niya sa'yo eh. Hindi mo may aalis sa kanya na masaktan dahil mami niya yun eh. Oh. At manang-mana yung anak sa mami niya. Magkasing sama sila ng ugali. Zoe, you may go now. Pinalalaki mo ang ulo ng anak mo. Kaya pati ako, sinusuwag niya. Pa, tama na. Intindihin mo naman yung anak ko. Nalilito na siya sa atin. Tayo mga mahal niya sa buhay, nag-aaway-away. She doesn't know whose side to take anymore. Bakit? Suportado naman siya ng mami niya. At ikaw, suportado mo naman yung anak mo. Oh. Pa, sino namang magulang ang hindi susuportahan yung anak niya? Alam kong hindi mo maintindihan yon kasi hindi mo ginawa sa akin yon. Eh, hindi naman lahat ng mga desisyon mo ay kailangan kong suportahan. Kagaya nung pagpapakasal mo dyan kay Moira. Hindi ko gusto yon. At ngayon naman, sinabihan na kita na unahin mo muna yung annulment mo para ikaw pilit mong inuuna yung pagbabalik doktor mo! Ibang kaso naman yun. Kanya nagkalintik-lintik ang buhay mo dahil hindi ka nakikinig sa akin. Kagaya ng nagpakasal ka dyan kay Moira. Ayan, nakapag-asawa ka ng masahol pa sa demonyo at ang anak mo ay kampunya. Pa, tama na. Kasalanan ko rin naman na naging ganun si Moira. Because I cheated on her. Hindi naman ako perpekto. At si Zoe hindi rin perfect. Pero anak ko siya. At mahal ko siya. Kaya susuportahan ko siya kung saan siya masaya. Alam ko hindi mo maintindihan yun. Kasi hindi mo ginawa sa akin. Mukhang na-dehydrate po kayo, kaya kailangan po namin mag-insert ng IV para mabalik po yung fluids ninyo. Tapos magpahinga lang po kayo, ha? Ay, Nurse Ning. Excuse me po, Doktora Santos. Magpapatulong lang sana ako kay Nurse Ning. Kaso lang, busy siya eh. May ginagawa siya. Sige, ako na lang. Sige lang po. Nurse Ning, sige. Assist niyo na po sila. Okay, sige po. Bye. Dok, ano po yan? Ay,
nanay, ako na po yung maglalagay po ng IV po sa'yo, ha? Bukas niyo po, tapos isa ka niyo. Sige pa po. Insert ko na po ha. Pagbilang ko po ng tatlo, huminga po kayo ng malalim. And 1, 2, 3. Tapos na po. Pahinga po muna kayo, ha? Sige po. Hey, Doc. Good Doc. Morning. Good morning. Inanto ka pa. I think you need a coffee. Tara, coffee muna tayo. Sige, Doc. And I think you also need something sweet. Para ma-energize ka. Baka mamaya masungitan mo ako. Baliktad na talaga, no, Doc? Dati ako yung nagsasabi sa iyo yun eh. Well, bilog ang mundo. Nurse! Nurse! Ma? Bakit po? Sakit po eh. Ay! Ay, Doc, naka-out po yung IV ng pasyente. Extravasation. Papalitan na lang po namin, Doc, ha? Doc, Aralyn. It's okay. Hi, ma'am. Good morning. Ako po si Doc Lyndon Javier. I-reinsert lang po natin yung IV niyo, okay? Lilipat lang po natin sa kabila, ha? Okay po, Doc. It's okay. Alright. Okay. Hi. Nurse, turn it kay, please. Doc RJ, kamusta po? Hello. Pasensya ka na, hindi kita matatandaan. Doc, ako po si Fidel. Dati po akong medtech dito sa lab, dito sa Apex. Ganun ba? Pasensya ka na, hindi talaga kita maalala. Fidel, di ba naikwento ko sa'yo na aksidente si Doc RJ? Kaya wala siyang namin. Wala siya naalala sa memory niya. I'm sorry to hear that, Doc. Pero kung may clues ka na magpapaalala sa akin, baka makilala kita. Doc, meron po akong pwedeng sabihin sa inyo para maalala niyo po ako. Talaga? Bakit? Pinagalitan ba kita? Hindi po, Doc. Bait-bait niyo nga sa akin eh. Sabihin mo na. Please, huwag mo muna ibigay kay Zoe ang test results. At huwag mo muna sabihin sa kanya na nasa sayo na. Okay? Yes, Doc. And kung ano man ang pinag-usapan natin, let it remain confidential, okay? Doc, meron po kayong pinagawa sa akin. Nung medic pa po ako dito sa Apex. Ano yun? Doc, ako po yung nag-conduct ng... RJ! Dito ka pala! Fidel! Kamusta na? Long time no see! Doc, ano? Balik ka na ba dito ulit? Hindi, sir. 1 month lang. RJ, si Fidel, ano yan? Medtech natin yan dati. Ayan, nag-abroad. Mukhang asenso na. Asenso na eh. Painom ka naman. Pwede kayo mamaya? Oo, sige. Teka, kailangan mo daw akong kausapin? Oo. Excuse mo na, Fidel, ah. Mag-uusap lang muna kami ni Ray. Sige. Good to see you, ah. Good to see you. Basta bumalik-balik ka lang dito. Sige. Sayang, Fidel, hindi mo naikwento kayo Doc RJ. Oo nga eh. I'm sure maalala ko ni Doc RJ kapag sinabi ko sa kanya sa akin siya nagpagawa ng paternity test. Anong sabi mo? Nagpagawa sa iyo ng paternity test si Dr. RJ? Doc, coffee.
para magising ka. Here. Salamat. Anong nangyari sa'yo kanina? Parang ngayon ka lang sumablay, ah. Sharpshooter ka kaya. Medyo puyat kasi ako, Dok, eh. Kasi yung tinulugan ko kagabi, di kasi ako sanay dun sa lugar na yun, kaya di ako nakatulog masyado. Doktora Santos. Dok. Hindi ko alam na may reklamo ka pala. Sinisisi mo ba ako? Eh bakit nagpagawa ng paternity test si Dr. RJ? Para kanino? At kailan nangyari ito? Sorry po, hindi ko po lahat masasagot yan. May doctor-patient confidentiality pa rin po, kahit sa lab results. Hindi mo ba ako kilala? Ako ang ama ni Dr. Tanyag. May-ari ng ospital na ito. Sorry po, kahit kayong tatay ni Dr. Tanyag, hindi pa rin po ako pwedeng magbigay ng impormasyon sa inyo. Hindi mo ako naintindihan. Nagkasakit si Dr. Tanyag. Eh, malamang nakalimutan na niya tungkol dito sa paternity test. Pero, importante sa amin na maalaala niya ito. Pasensya na po talaga, hindi talaga pwede. Naintindihan kita. Ano ang pangalan mo? Fidel po. Fidel Panganiban. Ay, salamat, Fidel. Pasensya ka na sa abala, ha? Sige po, tutuloy na po ako. Dok, hindi po. Hindi po ako nagreklamo at hindi ko po kayo sinisisi. Sorry po. Andalin, pasensya ka na. Hindi ko sinasana pupuntahan ako ng mga kaibigan ko eh. Hindi ko sila matapoy dahil hindi lang kayo magkita. Hayaan mo, susunod. Huwag ko sila pupuntahin sa bahay. Naku, Dok. Huwag naman po ganun. Bahay niyo po yun, kaya kayo po yung may karapatan kung sino po yung i-invite niyo po doon. Wala naman pong problema po sa akin eh. Sorry po, Dok. Adeline, ako nga nahihiya sa'yo eh. Kasi naapektuhan yung trabaho mo. Pero I suggest, kung doon ka muna sa bahay ni Chang tsaka nanay mo dati, para maayos ko muna yung kwarto mo, pag okay na, hindi pwede ka nang bumalik. It will only take a couple of days or weeks. Depende sa gagawa sa kwarto mo. At ipaparinabit ko pa yung nasunog para mas komportable ka at para mas makapulog ka na maayos. Sige po, Doc. Sorry po ulit na nasunog ko pa po yung kwarto. Pasensya ka na. Sige. But I have to go. Meron pa ako surgery. Nakalindan. Sige po, Doc. Sige po, Doc. Okay ka lang? Lalim na na. Baka okay naman yung suggestion ni Doc Carlos, di ba? Klase na talaga si Fidel, ano? Asenso na. Pare, hindi mo ba sasagutin yung telepono? Kanina pa nagre-ring. Baka importante yan. Si tatay lang yan. O hindi ba dapat mas lalo mong sagutin? Away kami. Kesyo, puro katangahan daw naging desisyon ko sa buhay. Tsaka ako na siya sagutin, baka magkasigawan pa kami. Baka naman tumatawag para mag-sorry. You don't know my father, Ray. Hindi siya yung tipong tao na mag-sorry kahit na siya parang may kasalanan.
Ayaw mo talaga akong sagutin, ha? Bahala ka kung tinitikis mo ko. Sir Pepe, gusto niyo po ba punta ako sa Doc RJ? Hindi na. Asikasuhin mo na lang yung pinagagawa ko, okay? Sige po, sir. Excuse me po. Nurse? Boss? Sa mga laboratory dito, pwede mo ba akong samahan? Ay, sige po, sir. Dito po tayo. Pasok! Nay? Oh, anak! Nay. May sasabihin lang po sana ako sa'yo. Ano yun? Mamaya po, dun po muna ako uwi sa atin, ha? Ah, bakit? May nakalimutan ka ba? Na hindi po sa nagreklamo po ako, pero kailangan ko po kasing makatulog po ng maayos, eh. At saka, mas malapit din po kasi talaga yung bahay po natin dito sa East Ridge kesa po dun sa bahay ni Doc Carlos. Ay, Tatay Carlos po pala. Anak, trabaho ba talaga yung dahilan o naaalangan ka na nakikisama ka kay Carlos? Naku na, hindi po. Kakakausap nga lang po namin ni Tay Carlos eh. Sabi niya po na ayos niya po yung kwarto ko. Tapos kapag naayos niya po eh, mabalik po ako talaga. So, ibig mong sabihin, kapag naayos na yung kwarto mo, babalik ka na sa amin? Opo. Kung may problema ka, sabihin mo lang kagad sa akin, ha? Sa amin ni Carlos. Kasi magulang mo na rin siya. Tatay mo na rin si Carlos. Apo din. Sige po, balik na po ako sa kanya. Sige. Ingat ka, ha? Kailangan lang po ng DNA sample mula sa suspected father and daughter para po ma-check kung match po sila. Ah, so kailangan ng dugo nila? Ah, dugo po normally, pero pwede rin naman pong buhok, saliva, ngipin, or balat. Basta po parte ng katawan ng tao, pwede po natin mapagkuhanan ng DNA sample. Kung imbis na tatay, lolo naman, pwede pa rin ba yun sa paternity test? Apo, grandparent test na po ang tawag doon. Pero kung ang objective po ninyo ay mapatunayang apo nyo po ang isang tao or anak ng anak nyo, pwede po yun. Ah, ganon. Apo. Maraming salamat, ha. Ah, sandali. Hindi mo ba talaga masasabi sa akin kung anong pinagawa ni Dr. Tanyag ng anak ko kay Fidel bago siya umalis ng Apex? Si Fidel... Hindi po, Sir Pepe. Oh, hindi na bale. Maraming salamat. Sige po, balik na po ako sa trabaho. Sige po. Lo? Ano pong ginagawa niyo dito sa lab? Ano naman pakialam mo kung nandito ako? O magpakalat-kalat ako dito sa ospital na pag-aari naman namin? Excuse me, may lakad pa ako. Halo. Hmm. Nagtatanong lang naman po ako eh. Sana po huwag niyo po akong pagtaasan ng boses. Sorry, Lo. Kung may mga nasabi po akong ikinagalit niyo po. Lo, alam ko naman pong may mga nagawang mali si Mami. Pero hindi ko naman pong mapigilang maawa po sa kanya eh. Kasi Mami ko pa rin po siya, Lo eh. Naging anak din naman po kayo, di ba? Kaya no, sorry po. I hope you can forgive me. Sige, sige. Walang kaso, iha. Pinapatawad na kita.
Apollo. Thank you po. Basta tanggap mo ang mga pagkakamali na pinagagawa ng mami mo at hindi mo na siya kinakampihan, okay tayo, ha? Huh? O sige, pupuntahan ko pa yung kapatid mo sa East Ridge, ha? Huh? Sige po. Ingat po kayo. Ay, kailangan po kayo? Bakit nanggaling dito si Lolo? Si Don Pepe po. Nagtanong lang po ng directions. I know for a fact that the mind of my Lolo is still as sharp as a knife. So, imposibleng maligaw yun. Kaya tatanungin ulit kita. O baka gusto mo, mami ko magtanong sa'yo. Ano po kasi, Doktora, tinatanong lang po ng lolo nyo yung tungkol po dun sa med technician natin, yung nag-resign po, yung nagpunta ng Australia. Si Fidel Panganiban po. Fidel? Ano daw kailangan niya kay Fidel? Doktora, sorry po ah. Pwede po, tanungin nyo na lang po si Fidel. Sabi mo na sa Australia, paano ko tatanungin? Ay, hindi po. Nandito po siya ngayon sa Apex. Bakasyon niya daw po. Nandito siya sa Apex? Kay Dr. Santos po ito. Gusto ko kasing makasigurado kung kapatid ko pa talaga siya. I have their reduced specimens na pwede mong makuhanan from my dad, my mom, sa akin kay Anna na Titi Talanet. Okay. This will take 3 to 4 days. Kung nagawa nilang mag-cancel, di gawin mo rin sa kanila. Ano mas mahalaga, yung kausap mo o akong asawa mo? Alam mo ba, nagpunta siya ng lab at hinahanap niya yung medical technician, si Fidel Panganiban. Sino yun? Kay Fidel ako nagpa-DNA test dati. Ito yung buhok na pagkukunan mo ng DNA. Dito naman sa cup na ito, diyan mo makukuha yung isa pang sample. I think Lolo's up to something. He's doing something. Sa tingin mo ba, may alam ang lolo mo? Bakit? Ano balak mo? Kung ano man yung pinag-usapan namin ni Lolo, sa amin na lang yun. She doesn't need to share it with anyone. Kahit magkapatid pa kayo. Hindi si Anna lang ang kapatid mo. Huh? I just hope makuha po ninyo kung ano po yung gusto niyo maging resulta.